Yo, what's up mga ka-hunter, and Merry Christmas to all of you, and advance Happy New Year mula sa inyong Boss Mocker. At ito nga, nagbabalik na naman tayo para sa isa na naman panibagong NFT game review na gagawin natin dito sa channel ko. At hindi na nga natin yung papatagalin at uumpisa na agad-agad natin at aanuin lang natin konti itong ano, pinaka-website niya. I-check lang natin tapos pupunta na tayo agad sa gameplay niya. So paano mga ka-hunter, bago tayo mag-umpisa at lagi ko nga paalala sa inyo is this is not a financial advice at tayo nagbibigay lang ng mga maaaring pagkakitaan natin dito sa channel ko. At syempre, yung palagi naman nating request din bago tayo mag-umpisa, pahit naman syempre ng like and share button natin dyan, subscribe button, and click the notification bell. So paano mga ka-hunter, umpisahan na agad natin. At ito nga, ipapakilala ko na sa inyo si Aqua Farm. Yan. Bakit natin papakilala ngayon ito? Kasi ngayon, nag-start na yung third close beta test niya, yung CBT3 na tinatawag natin. At yan nga, it's time to embark on an adventure at pwede na nga natin i-download sa Play Store to at may EPK rin dito sa website. Ilalagay lahat natin yung link dyan sa description below para hindi na kayo mahirapan sa mga pag-download nitong game na to. Pero kung gusto nyo naman sa ano, pwede nyo rin i-search to sa Play Store. So mga ka-hunter, tara, umpisa na nga natin at busisiin lang natin konti itong website niya at diretso agad-agad tayo doon sa gameplay. Alam ko, excited na kayo na makita kung paano laruin itong Aqua Farm. At noon nga is nagkaroon nga tayo ng ama dito, Ask Me Anything. At nakausap naman natin yung mga devs dito doon sa Margarine Guild. At naging ano nga, pati doon sa CGN Web3, nagkaroon din tayo ng ama. At naipaliwanag nga rin nila na yung mga developer dito is from Korea. At malapit na nga rin daw nila itong ilans yung game. At pinaliwanag din nila kung paano nga tayo kikita dito. So paano mga ka-hunter, tara, silipin natin itong website. At ito nga, makikita nyo napakasimple pa nung website nila. Kasi magkakaroon pa naman daw sila ng mga update dito at marami pang pagbabagong magaganap. Yan nga, ito pa lang yung mga laman nila, yung it's time to embark. Yan nga, pwede na daw ma-download sa App Store, sa Google Play at mayroong APK file din dito. Yan. Tapos may mga YouTube ano rin sila na ano, pwede nyo makita at ma-check nyo rin. Tapos itong ang core team nila, itong si ano, is Polydox naman and they are from South Korea. Ito nga si Ryuli, pag kinilik mo yan, is nakiklik na naman natin. At makikita nyo, pumunta nga tayo dito sa LinkedIn, yan, makikita nyo yung profile niya. At ito yung si Manchok, yan, kita rin natin dito. Yan, nakikita naman natin yung mga team ng, ano, dito, ng, ano, Aqua Farm. Nakikita naman natin, at Polydox naman sila, kaya good to hear that also. Tapos ito nga yung roadmap nila, at, nag-umpisa na nga yung CBT3 na launch na nga nila ngayong araw na ito. 28 ni launch nila. At marami pa daw, marami pa pagbabagong ang gagawin dito. Yan. At ito nga yung mga partners nila dito, yung Damar, saka itong One Planet, saka itong Creatory. Yan. Tapos lalagay din natin yung ano ng Telegram dyan dito para makapag-join kayo. Lalagay din natin yung mga link ng mga ano nila dito, social media nila. At sisilipin nga natin ng konti itong mga NFT nila dito sa OpenSea. Kasi yung iba nga, medyo nagbaba ng mga price noon. Pero ngayon, maganda na yung pricing ng mga NFT nila dito sa OpenSea. At ito nga, yung pinakamura nila dito is worth 12.5 Matic. Yan. Is about ano lang yata yan, 500 pesos sa ngayon. At para sure tayo, tatawagin siyempre natin ang ating mahiwagang coin gecko. Pasok! Yan. So 12 is about 528 pesos. Ganyan po ngayon ang price niya. Dati po, nung hindi pa nilalabas yung CBT3 is
around 150 pesos. Ngayon, tumataas na at mas lalong tataas pa yan pag nilance na. Kaya kayo, kung yung mga wala pa, umpisahan nyo na, mag-isip-isip na kayo kung papasok kayo dito at kung bibili kayo. Dapat nga ako, bumili na ako noon eh. Nagkamali ako, hindi ko alam na ano eh. Kala ko, hindi, kasi kala ko, hindi pa marirelease yung CBT3 nila. At hinihintay ko nga yung launch ng game. Yan. At yun nga, baka mag-isip na ako mga itong ano to, pagkatapos itong review natin. I-checkin ko yung mga ano dito, yung ano sa OpenSea, mga binibenta nila. At ito pa nga, yung isang partners din nga nila dito, itong GamePi NFT. Yan, Aqua Farm Game Project Aree. Ayan, dito nga magbebenta talaga ng mga Aree NFT niya si Aqua Farm. Yan, partners nila ito, itong GamePi NFT. Kaya lang nga dito, wala pang price yung mga ano nila. Siguro pag launch nga ng game, isasabay nila din itong si GamePi NFT. Yan. So, tapos puntahan naman natin yung white paper nila. At ito nga, napakasimple lang din naman ng white paper pa nila. At wala pang ano, yan nga. Aqua Farm is an adventure RPG based on blockchain technology with a play to earn structure. Tapos ito nga yung mga NFT nga nila dito. Yan, may mga guardian din tinatawag dito. Yan yung guardians. Ito naman yung parang sa pinaka-ano natin, base natin, yung bahay natin dito, nasa nakapatong dito. Mamaya makikita nyo lahat yan. At kung ano yung sinasabi ko para ma-explain ko sa inyong maigi. Tapos yung mga gameplay, tapos yung tokenomics nga natin dito ang gagamitin, eh, yung tinatawag na Aree Shard, yung EES dollar na ano, na pwede natin maswap sa Polygon. At Polygon, ano nga tayo ha, Polygon blockchain. Under siya ng Polygon. Tapos itong Ampodo, ito naman yung secondary token nila. Ito naman yung mga parang reward na makukuha natin dun sa ano. At ayan nga daw, ang use case niya, in-game reward, PBE rental reward, Aqua Union. Tapos PO Farm NFT, yan. Tapos yung uses na labeling Aree, yan, marami. Tapos staking, yan. Pwede nyo i-check yan. Dahil nga natin patatagalin to at pupunta na agad tayo dun sa pinaka gameplay mismo. So paano mga ka-hunter? Puntahan na agad natin yung gameplay para makita ko na at alam ko naman sa iba sa inyo is excited na din malaman kung ano ba talaga ang meron doon sa loob ng gameplay ni Aqua Farm. So paano mga ka-hunter? Tara, let's go! So ito na nga mga ka-hunter at nasa loob na nga tayo mismo ng game at nakikita nyo napakaganda, impressive yung pagkakagawa nung game na to. Napakaganda ng graphics. Lahat, the best. Yan. Maganda, maganda yung game. At mukhang kawili-wili laruin itong game na ito. At ito nga, mapapansin nyo, gumamit ako ng Nox Player. At dito ako sa PC nag-download. Gumamit lang ako ng Nox Player at dinownload ko nga siya sa Play Store. Yan, para makagamit kayo sa PC, gumamit kayo ng Nox Player. So ito nga mga ka-hunter at kung mapapansin nyo, ito nga yung ano natin, profile Hunter NFT, tapos ito yung pinaka-loob na mismo ng game. Tapos may mga pa-event nga silang ginaganap ngayon dito at meron nga Game Hunter dito tinatawag, pre-stamina Aree Holder. Yan, ito naman yung Aree Holder nila. In the third adventure, Aree NFT holders will be able to use Aree as the same grade as NFT they have in the wallet. Yan. Kukunik nyo lang yung wallet address nyo na nag-hold ng NFT nyo. Then you will receive the Aree ticket in the mailbox for only once. Yan. Kaya yung may mga NFT dyan, pwede nyo na magamit nga dito sa CB3. CBT. Yan. 3. Yan. Tapos ito yung per time event. Ito, mga per pala to. Yung tawag nila dito, mga perlas. Yan, players will earn times 2 per as reward from their gameplay during the above time slot. Yan, may oras yung mga ano nila dito at napakaraming ang event. May pass clear, ito yung ano, ranks will be determined by shorter clear time of broken ISL 10-10. Each reward will be given by ranking. At tayo nga, wala pa tayong ranking, wala rin nga tayong NFT dito, tapos
May invite rank din dito, yan. Yan, rank will be determined by the number of total referrals during the event period. Repairer and repairer player both will get one gem box. You know, one gem box na ipamimigay. Yan, yan yung mga event nila dito na makikita nga rin dito sa loob mismo. Tapos ito nga, yung Aree, kung pansinin nyo, ito naman yung mga NFT natin dito. Yan. Ito nga, dahil wala nga tayong NFT, hindi nga tayo bumili, matigas yung ulo natin. Na yan. Non-NFT yung nakuha natin. Yan yung Aree NFT naman natin. Yan. Yan, at kung mapapansin nyo, pag kinikuan nyo yung Aree, ano niya, may normal, ano siya, attack. Attack power niya is 11, defense power is 14, tas may critical agility, saka health point, yung HP niya, 50 lang. Yan, kasi non-NFT to, kaya medyo mahina siguro. Tapos may mga, it's a possible to wear full set through item part replacement. Ito may mga replacement part pala dito na palagay ko magagamit pa din sa game ito. Yan, wala. Isa pa lang yung ano natin, non-NFT pa. At mag-iisip ka ako. At yung ano nga niya is magma. Yung nakuha natin. So, ito yung pinaka-ano niya. Magma blow, active 3 turns. Ito yung pinaka-special skill niya. Attack a single enemy nearby, dealing 150% of AP damage by magma attribute blow. Yan yung Aree NFT natin. Na non-NFT. Kasi nga hindi tayo bumili. Tapos ito naman yung tinatawag na guardian nila dito. Yan. At non-NFT nga rin yung ano natin. Parang ito yung pinakabahay natin, mga ka-hunter. Kasi kumbaga sa dagat tayo titira sa loob ng ocean. Yan. Papatong ka dito sa mga whale na to. Yan yung pinaka-guardian mo. Kumbaga yan yung bahay mo, yung base mo. At ito nga nakuha natin is normal. Yan. Yan. Tapos may mga ano rin yan dito, may mga attributes din na malalaman din natin lahat yan mamaya. Yan. Tapos itong may farm nila dito is not open pa naman. Tapos itong marketplace, mamaya ipapaliwanag ko rin sa inyo, yung guild nga is not open pa rin. Tapos yung arena is not open pa. Tapos ito ang map, ito naman yung pwede naman nating malaro dito. Yan. Tapos ito yung settings, nandiyan. Tapos pag magkukunect nga pala kayo ng wallet address, pwede rin kayo mag-connect dito sa loob ng Nox player. Kaya lang, ang gagawin nyo nga is para makakonect kayo ng wallet address is mag-i-install din kayo dito sa Nox player ng wallet. Tapos, iaano nyo lang, kukunin nyo lang yung ship phrase nyo dun sa kung saan nyo ginagamit at ipapasok nyo lang sa wallet nyo para makakonect kayo dito. Ganun lang ka-easy. Very easy lang i-connect tong wallet address. Pero kung sa phone ka naman, nag-download ka sa phone ng ano, mas madali. Kasi pagka-connect mo doon sa game, papasok na kaagad. Yun ang kagandahan dito kay ano, kay Aqua Farm. Hindi na gaya sa iba na kailangan mo pa ng mga Kiwi browser o ano o kung ano-anong browser na gagamitin mo. Dito hindi na. Pagka-collect mo ng wallet, direkta na 'yan. Magsa-sign in ka na lang doon sa MetaMask mo pag sa mobile phone. Same din dito sa Nox player na ginamit ko dito para naman sa PC. Walang pagkakaiba, kaya very easy lang mag-connect ng wallet. Tapos ito nga, yung draw. Yan. Pwede nga natin i-ano to, i-click lang natin. Ito, yung nakuha ko dito kasi non-NFT rin to. Para siguro, ano to, Aree egg to eh. Open natin. Yan. Do you want to draw? Accept. Yun. Puti. Ano kaya to? Yun. Nakakuha tayo ng may ano. May takip na sanguso. Yan. Bagong NFT natin. Non-NFT. Amalas-malas talaga. Nabigay tayo ng maraming pa-reward. Pero tayo walang NFT. Yan. Tapos yan nga. May mga attack power. Tapos mas maganda yung health nyo. Mas mataas. At ang ano niya is ground. Tapos ito yung pinaka attack ano niya. Yan, attack as stone light, a single enemy dealing 150. Tapos ito nga pala yung synthesis is a synthesis for a nagrade requires 2 level 30 Aree of the same grade. Is yung synthesis mo para mas lalo pang lumakas. Kaso wala nga tayong ano, mga NFT. Pero may bayad nga. Ito, magbabayad ka nga ng token nila dito na 50. Tapos ito pang isang gem na to na 10.
na makukuha mo naman dito. Tapos i-click mo lang tong synthesis. Ganun lang mag-synthesis dito ng mga Aree NFT natin. Yan. Tapos, yung friends ano dito, pwede rin mag-chat dito, inventory. Ito naman yung mga inventory natin. Ito yung Rare Evolution Stone na gem na tinatawag nila. Use for Aree leveling up, upgrade for Guardians leveling. Tapos ito ang Rare Stamina Potion is to recover naman ng 50 stamina. Tapos ito nga yung mga wood, mga material na gagamitin natin sa pag-build sa Ice State of the Object. Yan, tapos a material that can be used for building, same din, mga material din. Tapos ito nga, stamina potion. Tapos ito nga yung seal chest. Hindi ko nga ma-open dahil wala nga tayong key. Need nga to ng key. Ayan o, you don't have a key for a seal chest. Do you want to watch ad and order? At hindi na nga natin pumanoyin yan para orin yung ad sa ad. Para malaman nyo rin kung paano. Tapos ito nga, ito yung mga messages natin dito. Yan, item has arrived. Ayan, na ano na nga natin yung Aree. Tapos ito nga yung kanina. Yan. Tapos yung community, tapos yung notice. Yan. Yan. Yan yung mga ano natin dito. Tapos yun nga, may daily bonus nga, pero hindi pa open. Tapos ito yung mga notice. Yan. Ito, nandito. Yan. Yan. Napag-aralan na nga natin lahat dito, ha. Nakita nyo naman. At pag kinilik nyo nga to, mapupunta naman kayo dito sa base nyo. Ito yung pinakabahay naman natin. Yan. Yan. Dito. Yan. At pupunta na nga siya dito sa whale na lumalangoy-langoy. Yan. Yan. Ito yung Aree natin kanina. So, pupunta ngayon tayo dito sa map. Dito naman tayo sa map. At i-open nga natin to. Yan. Papakita ko sa inyo yung isang sa mga ano niya para masubukan natin makapaglaro dito. Yan. Iseset up mo lang tong ano na to. Yan. Oh. May mga ano dito kung saan mo ilalagay. Yan. Kung saan mo gustong ilagay dito, maglagay ka pa ng isa. Placement. Click natin yung placement. At ilagay nga natin to. Select. Yan. Kaya dito. Pwede nyo. Yan yung pag ano ng deck. Saan nyo ipopesto yung mga Aree NFT nyo. Kung saan maganda. Kung ano. Kaya pag-aralan nyo yung ano, mga NFT nyo. Kung anong rarity. Kung tank ba siya. Support. Or ano. Yan. O mage. Parang ano lang. Diba? Eh alam naman natin pag mga NFT may mga kanya-kanyang skill ano rin yan at attack na ano. Tapos i-save lang natin. Accept. Tapos yung deck nga natin na save na. Yan yung pag-ayos ng mga ano natin. Tapos yung kalaban nga natin isa lang. So i-click natin yung battle para makita nyo. So yan na. Battle start. Yan. At may music nga pala to, ha? May sound, dininaan ko lang dahil baka ma-copyright tayo ng YouTube. Yan, yun o, oh, lakas ng ano natin, no? Critical kaagad. Yan. Yun, yun o, oh. Patay. Patay siya, di ba? Yun, ganun lang kadali. Tapos stage risk, victory nga tayo. May nakuha nga tayong podo. Yan, ito nga yung makukuha nga daw natin in-game. Tapos mga ano dito, kung anong mga item. Tapos itong per. Nakakuha rin tayo. Tapos i-click mo lang tong next stage. Pupunta ka na naman doon sa next stage niya. Ayan, babattle na naman siya. Ayan. Tingnan lang natin, panoorin lang natin taglit. Ayan. Ayan, oh, ganda ng ano nito. Ganda, magaling, magaling yung pagkaano rin ng game nila. Ayan. Ayan. Pwede mo rin siyang forward. Kaya hindi rin kakain ng oras to pag ano. Yan, nakakuha naman tayo ng reward. Yan. Ano nila dito, yung podo, ano nga, tapos per, tapos ito, mga items nila. Yan, yun mga naman nakakuha natin. So, babalik nga tayo dun sa ano, at i-check nga naman natin yung marketplace. Kung paano naman tayo bibili. Para mapakita ko rin sa inyo. Yan. Yan, back tayo, back. Back tayo sa home. Yan. So, puntahan nga natin tong marketplace. Halimbawa, bibili ka nga ng podo. Yan. I-click mo lang kung ilan yung ano mo, quantity, yung buying quantity mo. Ito, ipindutin mo lang to. Yan. Kung gusto mo naman ng max, i-click mo lang yan. Yan. Kung ilan yung bibiliin mo. Tapos yung unit price nga niya, ito. Yan. Kung bibili ka to ng ano, upper, bird pala tong ano natin.
Kasi ito yung ano niya, ito yung unit price tapos estimated ano, buying quantity. Yan. Tapos kung ito naman bibilin mo nga, yung PODO na in-game token nga nila, yan. At ang kailangan mo naman itong yung pinaka main currency natin, yung EES nga, yung Aree charge nga na tinatawag. Yan, gaganon mo lang yan. Tapos i-click mo na tong buy. Ano mo lang yung quantity, tapos ito na nga yung unit price na, tapos ito yung estimated total price na makukuha mo. Yan. Yan. Ganun lang, tapos click mo yung buy. Tapos kung ito naman, yan. Ganun din, gagawin mo. I-click mo lang yan, and then click mo yung buy. Ganun lang kasimple, bumili dito sa marketplace nila. At yung price nga nila, medyo mataas-taas din yung price nung ano nga nila dito, yung dito sa PODO, yan. Yan. Tapos back tayo sa main. So wala naman tayong iba ng pag-uusapan dito. At mas maintindihan nyo pa to lalo kung lalaroin nyo. Kaya yan, may mga item din nga dito. Kaya lang mga yung EES ano, token nga ang pambili natin. Ito yung Orca, pwede nga natin bilihin din. At kung bibili ka nga ng isa, click mo lang yan. Bibili ka, okay, dito. Click mo. Okay. Yan, ganun. Kaya gala, di pa yata pwede ito. Yung Orca na to. Yan. Hindi pa lumalabas yung ano niya, price niya. Pero dito, nakalagay is 30. Yan, 30 yung last price. Tapos may low, tapos average, tapos may volume nga. Yan. Yung star, wala naman yan. Tapos ito nga. Yan. Tapos ito yung key nga, yung key for a seal chest. Yung mga ano items, dito naman natin makikita. Yan. Makikita nyo naman yan dito. Yan, tapos yung mga price nga yan, nandito rin kung magkano. Yan. 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 Oh, very nice, very nice itong game na to. Maganda, maganda itong Aqua Farm na to. Mukhang mapapaano na naman tayo dito sa game na to. Ma-addict na naman tayo sa paglalaro nito. At sana nga makita natin yung kitaan din dito pag na-launch na talaga yung game. At i-check nga natin yung inventory. Ito yung mga nakuha nga natin, no? Nung nanalo tayo sa battle. Yan. So, paano mga ka-hunter? Yan ay yung about kay Aqua Farm. At wala naman tayong gaano nang maisishare pa dito sa inyo. At napakasimple pa lang yung PBE pa nga lang yung ano nila dito, yung available nga nila. Pag pumunta ka dito sa map nila, yung pa lang ang available na game at itong arena nga is wala pa rin. Saka itong guild ano na to, wala pa rin. Hindi pa natin alam yung ibang mga ano dito ng ano ng mga ibang game. Kasi nakalock naman yung iba pa. At yung PBE nga lang yung nalalaro pa lang natin ngayon. So paano mga ka-hunter? At hanggang dito na lang yung bagong review natin dito kay ano. At pag ano, magla-live tayo dito. Gagawa tayo ng live stream kay Aqua Farm. At subaybayan nyo at supportahan nyo ako sa pag-live stream natin dito kay Aqua Farm. Para mas mapag-aralan natin yung strategy dito. Kung paano tayo maglalaro. At kung paano natin palalakasin yung mga NFT natin dito. So paano mga ka-hunter, kung nagustuhan nyo naman itong video na to, at syempre yung lagi kong request nga sa inyo, pahit naman ang like and share button natin yan, subscribe button and click the notification bell. At babati nga pala uli ako sa inyo ng Merry Christmas and Advance Happy New Year. So paano mga ka-hunter, magandang magandang gabi sa inyong lahat. Thank you very much sa walang sawa niyong pagsuporta dito sa channel ko. God bless you all. Thank you. Bye-bye. Salute. Thank you.